mga album na ito pag-uusapan natin kung tungkol saan ba itong bagong album ni Loisa Andalio. Tawagin na natin mga kaibigan, Loisa Andalio! Ay! Sinasabi ko na nga ba? Hindi pwedeng ikaw lang ang Hi, Mami! May meeting ka! Wala! Ang bilis ng oras ng mga galing na. Walang ano, walang pahinga sa likod. So, sabi ko, sige na okay na to. Ito talaga ako pag walang ayos. Ayan yun! Kaya pala nakakasalubong kita sa elevator. Yan talaga yun! Nakakasalubong ako, hindi ako nakaligo. Ito yun talaga. And then, Mars, meron na silang album mo. Gusto namin malaman, ano ba ang naging inspiration para dito sa iyong self-titled album? Ang ganda. Talaga mga pagpagdang namin. Hindi, syempre, itong album na to, hindi kasi ako nagsulat talaga, di ba? Alam niyo naman yan, pinapili lang nila sa akin yung kanta kung saan ako nakaka-relate. Yung malapit sa akin. Kaya, doon nabuo yung album, yung mga kanta sa album dahil parang feeling ko nakaka-relate ako dito sa kantang to. Kaya bilib talaga ako sa mga sumusulat ng kanta. Sa mga songwriters, ganoon naman talaga dapat, di ba? Ang paggawa ng kanta is to express meaning doon sa kung ano man ang gusto mong ipahatid sa mga pusong ng mga tagapakinig. Yes. At saka malalaman mo na hindi lang pala ikaw yung may ganung pinagdadaanan. Kaya maraming nakaka-relate doon sa kanta, di ba? Ito kaya. Yako, ito na, huwag nating patagalin pa. Let's give it up once again for Loisa Andalio! Ito na talaga yung kanina inaanyo ko. Sabihin niyo ako, alam niyo to? Biglang naging mag-isa. Natuwa ba kayo sa mga pictures ni Jen? Ha? Hindi, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina. Para dito yung kantang yun.
Ibang ganun, te. Oo. Kaya pala, minsan ba sa buhay mo, Jaigo? BJ Jaigo? Ano yun? Narealize mo na, kaya pala nangyayari ito sa buhay ko kasi para pala ito dito. Oo. Kasi lahat naman tayo masasabi natin talaga na everything really happens for a reason. And, sorry. Wala mo makakayang ito sa sinabi. Charot lang. And eto na, oo, totoo. Sino dito naka-experience din ang patulad ng kanta ni Loisa? Lahat tayo, di ba, makapatanong tayo na, ah, kaya pala. Makala niyo, biskuit yung regalo ko, hindi to biskuit. Nakita na sabi na, ah, may biskuit. Sabi na ganyan. Kasi di ba kanina, Loisa, sabi namin, birthday mo, pero ikaw ang nagbigay ng celebration for everybody. Bukod pa dyan, mga kaibigan, meron tayong mga maswerte na bubunutin mismo ni Loisa. 5 winners ng mga very, very special gift niya. Mga gamit niya, damit niya, or sapatos, o kung ano man. Na kapag napunod kayo, ibibigay ni Loisa, sasabihin ni Loisa kung ano ba ang ibig sabihin at gaano ka sentimental sa kanya yung bagay na yun. Diba? Ang ganun? Tama. Ay, ito, ang mga pangalan niyo itong lahat, yung mga pumasok dito sa Music Museum. 5 winners para dito sa ating gift-giving ni Loisa sa kanyang mga nagmamahal na tagahanga. Ayan. Sino kaya ang mapalad na sa swerte? Mapalad na sa swerte yun. Oo, super palad na yan. Pag gano'n. Ito. Congratulations! Ikaw ang unang mag-uwi. Ano ba yung unang ibibigay natin? Damit ba to? Damit. Damit. Lahat damit. Lahat damit. Oo, ito yung mga minsanan mong nasuot sa ASAP. Hindi. Mga lagi ko silang sinusuot talaga. Ah, so laging sinusuot, pero this, ganyang gabi ipamimigay. Oo, yung mga favorite kong damit, ibigay ko sa kanila. Oh. So, tawagin na natin to, Joshua M. Burmay. Tama ba? Kaya pala natawa ka kasi ang unang nabunod mo ay Joshua M. Burmay. Oo, kasi lalaki siya, eh, pang babae. Ako, sayang naman. Malay mo may kapatid siya, Mare. Oo, sa kapatid niya na lang or sa jowa niya. Nasaan na ba siya? Nasaan si Joshua Burmay? Siya ba? Ikaw ba si Joshua Burmay? Halika sa man, hindi ikaw yun. Sino si Joshua M. Burmay? Ha? Ako na dito, Joshua. Ah, ikaw pala yun. Hi, Joshua. Uy, kumusta ka na? Oo nga, Joshua, kamusta ka na? Hey, crush. Uy, yung ganun nga yan, Joshua. Parang bumibilog ka ata. Hindi ko alam kung si Joshua ko si Charisse. Joshua, anong pangalan ng kapatid mong babae? Meron ba? Emily ba yun? Si Emily. O, so maibibigay ko. So, explain mo naman to kay Joshua. Sige. Ganto kasi yan, Joshua. Ang gusto kayo ni Joshua, baka naman. Loisa! Joshua, kausapin mo siya. May message ka ba kay Loisa sa birthday niya? Happy birthday. God bless you. Video greet na, parang video greet. And hope to see you soon. So, etong damit na ito. Diba nakikita niyo itong suot ko lagi? Oo, favorite ko talaga to. Galing to kay Ronnie. Huh? At ibibigay mo kay Joshua, in fairness. Diba Joshua ang pangalan niya? Oo. Bakit, Loisa? Hindi, bigay ko sa akin ni Ronnie. Special to sa akin, pero kumbaga pinapaubaya ako na. Kaya Joshua, pag binigyan ka ng bagay, huwag mo pinapaano, pinapabayaan, alagaan mo. Ayun. Kay Ronnie talaga to galing kasi special talaga to sa akin, di ba? Galing to kay Ronnie. Kaya ibibigay ko sa'yo, Joshua. So sabi mo, Joshua, para sa'yo to. Joshua, para sa'yo to. Ay, Joshua! At eto pa. Ayan pa. Ay, ang dami binigay kay Joshua. Alam mo din to, di ba? Sino nagbigay niyan? Sa akin talaga to. Binili mo talaga yan? Oo. Naipundar yan, gano'n? Ayan, pwede mo ito ibigay kay mama mo, kay ate mo. O kung gusto mo naman, suot mo para body fit. Ayan, akin yan. Kumbaga, ito talaga yung mga lagi ko sinusuot kasi sobrang hilig ko dyan. Kumbaga, sinasabihan kasi ako nila na, sinasabihan nila ako na, uy, lagi ka nalang nagsusuot ng mga sweater, sleeve, ano, mga jacket. So ngayon, ipapaubaya ako na. Joshua, congratulations and hope to see you soon. God bless. Thank you. Next, susunod the winner. Next ay kay Ivy Resurrection. Ivy! Kala ko
Ay, good resolutions. Ay, ikaw pala yun. Yung pagkasabing ay, good resolutions, nagturuan pa sila. Parang aling Vicky lang. Hindi pala akin yung anak yun. Ayan, congratulations sa'yo. Ayan ang napanalo. Oo, yan. Ganun din, mga sweater din. Oo, ganun din. So, mga damit ko talaga to na... Lagi mong ito, hindi ko pa siya nasusuot, pero sabi ko kasi tsaka na eh. Pero feeling ko hindi to para sa akin, kaya sa'yo na lang, Ate Ivy. Totoo. Tsaka ito din. Ang dami. Sweater. Kasi mahilig talaga ako sa sweater. Sa akin? Napapasit ka, di ba? Hindi na ako nagsusweater nito. Kaya pinamimigay mo. And then sa akin, Loisa, kasi tag-ulan. Oo. Thank you, Ivy. Thank you, Ivy, ha? Oo. Pagkapanalo, please agad. Ito pa, si Melanie Panganiban. Wow! Melanie Panganiban! Ay, may support. Totoo, merong fan si Melanie. Alam mo, Mari, ibigay na natin agad-agad kay la Melanie yung mga gift nila. Kasi syempre, parang Melanie, wow! Bongga na Miss Melanie, nakapang-bakuna outfit. Totoo nga. Itong bibigay ko kay Ate Melanie. The famous sweater. Huh? Diba? Famous yan sa kanila. Kasi nakikita nila. Ito. Yan. Ang ganda nito. In fairness. Para tayo nasa bazaar. Who wants to go over 200? Kaya ganda sa mga bazaar. Ayan. Kaya para sa inyo na yung Ate Melanie. Sige. Shirt ko. Ito si Ate Yvonne Jollibeth Arevalo. Ang taray pangalan pa lang, parang bida ang saya, Ate Jollibeth! Ate Jollibeth, gravy bar! Ayan. Patulong ako, te. Ito, as in, yan, sweater din. Wala na talaga, hindi na ako makikita na sweater. Ayan. At saka itong pinang-show ko. Hindi ko na mahalala kung saan. Yan, para sa'yo na yan, Ate. At itong panglima na ibibigay ni Loisa, di ba alam niyo naman may salon sila? So, ibibigay sa inyo ang salon. Uy, grabe siya. Charot lang, hindi ba yun? Ay, akala ko yun. Charot lang. Ito, very important sa'yo. Bago mo bunutin, bakit ito ang importante sa'yo sa limang pinamigay natin? Pwede ko pong makita mo. Totoo. Para sure. Baka mamaya, hindi ba? Tama, ito yun. Hindi siya pwede. Oo, bata pa siya. Di ito, siya papakita ko na kung ano to. Gamit ko to sa PBB pag meron kaming task. Wow! Kaya, nakatago siya sa akin for 5 years. Kaya, umiterno siya niyan. Ay, pwedeng pang gym! Di ba, nakita niyo itong suot ko sa PBB, di ba? Yes! Kaya, sobrang importante talaga to sa akin. Oo, ang swerte naman ang mabubunot. Kaya, buti na lang kung di nabunot dyan si Joshua kasi ikasya sa kanya yun eh. At ang huling mag-uwi ng pinakabagong damit mula kay Loisa sa Pinoy Big Brother, Mariel, i-reveal mo na. Si Ferno Edrain. Inferno! Yung langit, lupa, Inferno! Ayan, kay ate mapupunta? Ay, ang kabuwag! Ang tari ng outfit! Parang pag-growing up! Bongga, posh na posh, very beautiful! Ito ate, para sa... Ate, ano naman masasabi mo na ikaw ang nakasugulat ng very sentimental value kay Miss Loisa? Siyempre, bunutan to. Kung in-expect mo, di pili-pilihan nyo. Ano yun? Thank you, Ate. Tama. Palakpakan natin si... Siyempre, bongga siya si Inferno. Yes. Naku, maring Loisa. Grabe, alam mo, napaka kind-hearted mong tao. Kasi siyempre, ikaw na tong nag-birthday at ikaw na tong nagbigay ng very special night for your supporters. Nagbigay ka pa ng regalo para sa kanila. Yes. This time around, siyempre, lagi naman kitang ini-interview sa hotspot. Lagi kitang ini-interview sa lahat ng mga shows na meron ako at sa MOR. Gusto ko naman, mag-interview portion tayo. Sige, sige. Ito yung mga talagang matitinding tanong mula sa... Pero parang
lagi na nga lang nag-i-interview, di ba? Okay. Huwag na kaya akong mag-interview. May in-import talaga ako eh. Itong in-import ko, posh friend to. Ang tawag ko sa niya, posh friend. Siya ang unang nanay mo sa yung teleserye. I-welcome natin, Vina Morales! Hello, hello! Surprise! Hi, everybody! Sasamahan kita dyan. Sasamahan kita. My posh friend dito ang hatala. Tingnan nyo naman yung mga boots ninyo. I love it. How are you? Happy birthday, bebe. Thank you, boy. Oh my God, you're looking so good. Hello sa lahat ng mga dal. Yeah. Happy birthday. Ang ganda-ganda. Oh my God. Please, nakakaya yung story. Binyo posh friend, iiwan ko muna kayo, ha? Dito ka muna upo kasi... Ang ganda, oh! Ayaw patalo si posh friend ko. Siyempre, Lois! Oo nga, siyempre. Lois tumali. Posh friend, upo ka na muna. Iwan ko muna para mag-heart-to-heart talk sila. Alam ko maraming revelation ng posh friend ko. I love you, my posh friend. I love you too. Dito lang muna ako. Sorry, mag-ayos lang ako. Ready na ba kayo? Excited na ba kayo na malaman yung mga gusto nyong